Wala, isa sa mga physics principles o concepts na binibigyang diin ng anti-locking braking system o ABS sa mga sasakyan, motor o kotse is itong tinatawag na braking distance. So, ito raw ay approximate distance before coming into a full stop. So, ibig sabihin, yung layo, yung distansya ng isang kotse o ng motor bago siya huminto, o kung may sinusundon siyang sasakyan, yung distansya niya doon sa sinusundon niyang sasakyan bago siya promeno, yun yung braking distance. So yung reaction distance is yung distance na kung gaano na kalayo yung gaano kalayo yung distansya bago niya bago niya ma yung distance na kung gaano kalayo yung naiispata ng driver. Okay, halimbawa may nakita yung driver na kailangan niyang promeno, yung nakikita niyang distansya, that is what you called reaction distance. So yung stopping distance o yung full stop distance is ipagpa-plus mo lang yung braking distance and then yung reaction distance. Stopping distance is equal to RD plus BD. So ang formula ng braking distance is V squared over 2 times coefficient of friction, o yun na yun. Kaya napaka-importante ng friction, kasi friction is the one that opposes motion, times acceleration due to gravity. And then yung reaction distance is yung velocity, o yung velocity ng vehicle times yung reaction time in seconds. So yun yung napaka-importanting concept ng yung mga concepts na binibigyang diin ng anti-lock braking system o ng ABS para maiwasan yung mga aksidente. Yun eh, safety features na sa tulong ng isang sensor para makapag-apply yung driver ng enough braking distance na hindi maglalak yung preno. Ibig sabihin, pag hindi naglak yung preno, makakapag-preno siya ng mas maaga at mas maayos. Kakagat yung preno, kasi kadalasan doon sa mga lumang truck o lumang jeepney, ang laging rason ng mga aksidente is hindi kumagat yung preno. So yun yung kahalagahan ng ABS, kasi pag walang ABS, aksidente mangyayari. So yun lang po.